Boom! Hello mga classmates. So, ang gagawin po natin ngayon ay explain po natin ang control system ng isang washing machine. Yan po. Ano nga po ba ang control system? Ang control system po ay ito po yung nagmamanage or nagdadirect sa isang device or system ng behavior po na gagawin niya. So, for example po, itong mga to, ay mga timer po na yan, yan po yung ating input. At nakabase po sa input, kung kano po katagal yung gagawin ng isang washing machine. Ay, makita mo yung loob. So, dito guys, ito po yung loob ng washing machine. Ito po yung ano, ayun, sira yung takip. Pero ayan, ayan po yung umiikot para yung tubig. Explain natin yan mamaya kung ano mong ginagawa yan. Saka ito, itong mga to. Itong mga to, anong ginagawa nila. So, ito po yung parts ng ating washing machine. Unang-una po yung controls and monitor. Yan po yung sinasabi ko kanina na timer po. Pag yung timer po, dun po nakadepende yung mismo kung gaano katagal yung pag-wash niya po. Tapos next po yung lid switch. Karamihan po ng mga washing machine ngayon, pag binuksan mo siya, automatic po siyang mamamatay dahil po yun sa lid switch. So, ayan po yung lead, ito po yung lid ng mismong takip po. Katulad po nung sa amin, yung sira po yung takip kanina. So, pero kailangan po, nakalagay pa rin po yun para gumana. Tapos next po yung drum. Yung drum po, yun po yung mismong lagayan po yung mga damit. Kadalasan po ng mga washing machine, may nakalagay po na capacity kung gaano po kabigat yung pwede. Tapos ito po yung agitator, ito po yung pinakamahalaga. Isa po pala sa mahalaga kasi ayan po yung pinaka nagpapaikot po. Siya po, yan po yung nagkocontrol ng kung kanan po. Kasi po, yung washing machine po, umiikot po siya ng kanan, tapos kaliwa po para po talagang mahugasan mabuti. Tapos yung motor po, yan po yung mismo yung nagpapaikot po sa agitator natin. Tapos leveling feet po, yan po yung pampangat lang po para yung pinakailalim ng washing machine hindi po nakasayad. Tapos water pump po, ang ginagawa po nito ay yung pagtapos na po tayong maghugas, ilalabas niya na po yung tubig sa pamagitan po ng water pump. Power supply, ayan po yung ating saksakan po. Hindi po magagana yung washing machine, syempre, kung wala yung power supply. Standpipe, ayan, wala na yan. Lagayan lang yan ng drain hose. Tapos yung drain hose po, dyan po lumalabas yung tubig na galing sa water pump. Yung water supply hose po, dun po ilalagay yung tubig papasok sa washing machine pag magsisimula pa lang po maglilinis. So, ayun po ang control system ng isang washing machine. Thank you for watching.